Ari pala yung ano eh. Ari pala yung racetrack pala. Racetrack. Do you want it? Thank you so much. Ang bait naman. Ang bait naman noon. Grabe, sobra. Baka naman ako ang tanga. Hindi holiday ngayon, November 2. Baka may mga pumasok na. Ang dami nilang nasa labas, no? Ano, alam ka naman, nagmumol lahat yung mga yan. White plates. Kapag white, wala na, late na. Ngayon ko pa maisipang mag-white plates. Kung tayo lang, lumampas na ako sa white plates. Yo! Nakahabol ng podium. Oo nga, hindi holiday ngayon. Ang dami tao. Kapag dito sa EDSA, pag ganun chill ride lang, nakababad lang ako sa fourth gear, kwarta lang. Tapos pag medyo lumugantaan, saka lang ako magkikinta at saka 6th or 5th year, 6th year. Pag ganitong mga yung tipong alam kong maggagapangan, eh trasera, 3rd year. Ngayon, pag hindi chill ride, at pag gusto kong, kapag ayaw ko ng chill ride, eh di ako yung mas manasang, mas mababang gear. Ang panggapang ko is mga 1st year, 2nd year, tas arangkada ng trasera, tas ang babad ko nasa kwarta. Yung kahit mabilitan. Pero pag chill ride lang, nasa higher gears tayo. Nasa higher gears ang ginagamit. Nakakakaba yung gano'n. Nag-aabang siya. Ibig sabihin may nakapag-radyo sa kanya na, "Uy, abangan nyo to. May violation to." Nakakatakot yung gano'n. Tapos nakaabang na nakatingin siya sa lahat. Hindi mo alam kung ikaw yung paparahin. Pag ang U-turn nito ay nasa monumento, ay patay tayo. Woo! Dito sa EDSA, ang pinakamarami ko ng beses na inikot ko ng dire-diretso ay 6 na beses, 6 na ikot. Mula dun sa Magallanes hanggang sa may Project 8, dun sa may Munoz area, tapos inikot ako, tapos ginawa ko yun ng 6 na beses. Yun yung panahon na nagte-testing ako ng suspension. Kailangan painitin ng mainit na mainit yung suspension oil. Tapos kailangan consistent sa consistent yung riding conditions. So kung ano yung dinaanan ko, yun yung dinaanan ko. Kung paano ko nag-riding din ang ride ko. Yung pacing ko, yung pacing ko. 6 na beses. Ganun ka-smooth ang clutchless shifting. If done properly. Yeah, if done properly. Meron kasing hindi naniniwala sa clutchless shifting. Okay, kasi hindi nila magawa, hindi nila magawa ng ayos. Yan, gapang mode tayo. So, balik tayo na. Trasera. Gamit na lang tayo ng clutch kasi kailangan natin ng clutch modulation. Ay, segunda pala, hindi pala kaya ng trasera to. Ay, primera pala. Okay. Clutch modulation lang tayo ngayon. So, ngayon, gagamitin ko na yung clutch. Modulate lang tayo ng power. Okay, split tayo. Split.
merong puwang sa gitna. Pinalulusot nila yung mga riders dito. Yung mga sasakyan, mabait nila. So, ang gagawin ko ulit is, mananatili lang ako dito sa gitna. Para predictable, ika nga, predictable yung gawa, yung galaw ng rider. Hindi siya, ang mahirap kasi dyan is yung unpredictable tayo masyado sa daan. Nagugulat na lang yung mga kasama natin ng turista kasi meron tayong discarding bigla na lang. Yan ang nagiging cost ng accident. Ito ngayon, kung dito lang ako sa linya na to, predictable ako. Nakikita ako ng mga sasakyan, alam nila na nag-split ako dito. Tapos hindi ako nananahin ng daan. Although, hindi ako nagmamalinis ha. Minsan nananahin din ako ng daan. Which is, sinasabi ko nga, mali yun. 15 seconds, wala na, dinahabot. Oh, brother! Oh! 3, 2, 1, pasok! Buti na lang talaga, maganda ang ABS nito. Ito po rin. Kuday. Okay, dito lang tayo mag-split sa lane na to, sa gitna ng dalawang lane na to. Okay. Tumingin siya sa akin, pagbibigyan mo tayo ng space. Hindi, tumingin lang siya. Kapag ganito ang mga sitwasyon, lane splitting sa EDSA, ang dumidepende ako sa clutch modulation, sa rear brake modulation, yung hulihang brakes, at throttle modulation. Yun lang, inilalaro-laro lang yun para ma-maintain ko yung balance ko at para ma-maintain ko yung smoothness ng pagsingit-singit, yung pag-split, at para hindi rin ako pabigla-bigla sa daan. Huwag tayo magsiksikan sa tunnel, sabi nga nila, gamitin ang service road. Keep it green. Nice.